Magsitayo po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Si David ay hinirang sa lahat ng kalalakihan sa Israel. Parang taba na inihiwalay sa handog na iniaalay. Pinaglaruan lamang niya ang leon, nawari bisirong kambing, at ang mga oso nawari maliliit na tupa. Binatilyo pa lamang siya nang patayin niya ang higante, at sagipin sa kahihiyan ang bayang Israel. Pinabagsak niya ang palalong si Goliath sa pamamagitan ng isang bato na ibinala niya sa kanyang saltik. Sapagkat nananawagan siya sa Panginoong kataas-taasan, pinag-ibayo nito ang lakas ng kanyang bisig. At napatay niya ang batikang mandirigma ng kaaway upang igalang ng mga bansa ang kapangyarihan ng kanyang bayan. Kaya't tinawag siyang ang nagwagi sa 10,000
At noong igawad sa kanya ang korona ng pagkahari, ipinagdiwang siya ng bayan sapagkat hinirang siya ng Panginoon. Nilupig niya ang mga kaaway na Filisteo at pinasuko sila hanggang sa panahong ito. Nagpasalamat siya sa Diyos sa lahat niyang nagawa, sa kataas-taasan at kabanal-banalan niya iniukol ang karangalan. Humabi siya ng mga awit na nagmumula sa kaibuturan ng puso upang ipakilala ang pag-ibig niya sa may kapal. Naglagay siya ng mga mang-aawit at manunugtog upang umawit sa harap ng altar sa saliw ng mga alpa. Pinaringal niya ang pagdiriwang ng mga pista at itinakda ang kanilang mga araw sa loob ng isang taon. Ano pa't umalingaw-ngaw sa tahanan ng Panginoon ang papuri sa kanyang banal na pangalan mula sa pagbubukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan at ibinigay sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Iginawad sa kanya ang korona ng pagkahari at ipinangako sa kanyang angkan ang trono ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Ang Diyos na ito ay ganap ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mayroong nasa at naghahanap ng kanyang kalinga. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Kaya pupurihin kita't aawitan sa lahat ng bansa nitong daigdigan. Ako ay aawit sa iyong harapan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig niya'y walang katapusan kay David at lahat niyang mga angkan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Magsitayo po ang lahat. Mula sa Diyos, kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakahagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias. Siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe, na kapatid ni Herodes, ngunit kinasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ng Poong Jesus Nazareno,
palakpakan natin ang ating mahal na Senyor. Dalawang kwento ng hari at kanilang paghahari ang ating narinig mula sa ating mga pagbasa ngayon. Dalawang kwento ng hari. Pagkumparahin po natin ang dalawang hari at makita ang ating mga sarili kung sino tayo sa dalawa. Simulan natin sa unang pagbasa. Binuod ng aklat ni Sirak ang kwento ng paghahari ni Haring David. Sino po yung unang hari? Ayun, kasi pikit na si Kuya eh, no? Yung unang hari ay si Haring David. Si Haring David, bago pa siya naging hari, bago pa siya nailuklok na maging hari, siya ay matapat at masunurin sa Diyos. Kaya naman, ito yung naging dahilan kung paano siya hinirang na maging hari. Mabuti at matapat sa Diyos. Sa sobrang katapatan niya sa Diyos, naging matapat din ang Diyos sa kanya. Kaya naman, lahat ng laban, lahat ng gera ng kanyang hinarap ay kanyang naipanalo. Sa sobrang katapatan at masunurin sa Diyos ni Haring David, lahat ng kanyang hinarap na pagsubok ay kanyang napagtagumpayan. Kahit pa ang higanteng si Goliath, kanyang hinarap, hindi lang dahil sa kanyang sariling lakas, kundi sa tulong ng Diyos, kaya niya natalo ang higanteng si Goliath. Ngunit, kahit anong bait ni Haring David, siya ay nagkasala. Siya ay nahulog sa tukso. Nahulog siya sa tukso at sinipingan ang hindi niya asawa. Nabuntis niya ang asawa ng kanyang sundalong si Urias. Inasawa niya ang hindi niya asawa. At sa huli, pinagtakpan niya ito. Pinagtakpan ang kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng pagpapadala kay Urias o sa asawa ni Bathsheba sa matinding gera. At doon, hinayaan niya itong mamatay. Dahil sa pagkakasala, nasira ang kanyang pagiging hari. Pero dahil sa sadyang may kabutihang angkin itong si Haring David, siya ay humingi ng tawad sa Panginoon. Sa huli, inamin, tinanggap niya ang kanyang nagawang pagkakasala at humingi ng tawad sa Panginoon. Samantala, sa ating ebanghelyo, kwento naman ni Haring Herodes ang ating narinig. Sino po yung pangalawang hari? Ayun. Sino yung una? Ayun, very good. Si Haring Herodes naman ay isang magiting na hari. Masasabi nating siya ay mabuti sapagkat siya'y matuwid. Alam niya kung ano ang mali
Alam niya kung ano ang mabuti. Mahilig pa nga siyang makinig sa mga pangaral ni Juan Bautista kahit na siya ay tinatamaan, kahit na siya'y natatamaan sa mga pangaral ni Juan. Hilig pa rin niyang makinig dito. Tinatamaan siya dahil inasawa niya ang asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. E laging pinapangaral ni Juan Bautista, huwag mong kukunin ang asawa ng iba. Hindi matuwid ang asawahin mo ang asawa ng kapatid mo. Pero sa halip na pakinggan ni Haring Herodes ang pangaral, sa halip na itama ang pagkakamali, na pagtakpan pa ito sa pamamagitan ng pag-uutos na pugutan ng ulo si Juan Bautista. Sinunod niya si Herodias, sinunod niya kahit alam niyang mali, kahit alam niyang masama, kahit alam niyang kasalanan, para mapagtakpan ang kanyang kamalian. Dahil sa pagkakasala, nasira ang kanyang pagiging hari. Pero ang mas masakit, hindi na nga humingi ng tawad, pinagtakpan pa sa pamamagitan ng pagpatay sa nagtuturo at nagsasabi ng totoo. Sa halip na humingi ng tawad sa kanyang maling nagawa, tinaboy, pinatay ang nagsasabi ng totoo at nagtuturo. Sa dalawang kwentong ito, kanino malapit sa atin ang kwento? Sa dalawang karakter, kanino tayo maikukumpara? Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala gaya ng dalawang hari. Ngunit, isa sa kanila, marunong humingi ng tawad. Ang isa, marunong magtakip ng kasalanan. Isa sa kanila, marunong tumanggap ng pagkakamali. Ang isa namay, kinalaban pa ang tama. Hindi ba't pamilyar ang mga kwentong ito? Kung sino pa ang nagkamali, siya pa ang tila victim. Kung sino pa ang nagkasala, siya pa ang umaarteng kaawa-awa. Hindi na nga humingi ng tawad, pinangangatwiranan pa ang nagawang kasalanan. Mga kapatid, malinaw kung ano ang nais ituro sa atin ng mga pagbasa. Pero malalaman lang natin ang tunay na aral kung makikita natin kung sino tayo sa dalawang hari. Tayo ba ang haring nagkamali at humingi ng tawad? O ang haring pinagtakpan ang kasalanan? Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala. Ang aral lang, matuto tayong humingi ng tawad. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, magiging matagumpay lamang ang ating pakikipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa panalangin. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan, naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang umaalipin sa tao. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng operasyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Makalangit na Ama, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapangan na manahan sa iyong presensya sa lahat ng araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Poong Jesus, Nazareno, narito kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, Satanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalob mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat
na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ang sarili ng kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumana, kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito'y ang sangkatauhang na akit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto. Huwag na po kayong aalis o lilipat. Ang pari at ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po
sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinangtutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Wala sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapilingan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno, itaas po natin ang ating mga larawan ng imahe ng Poong Jesus Nazareno at larawan ng Mahal na Ina. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.